And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil LAURENA. All right, magandang tanghali po muli sa bawat isa po sa atin. Magandang tanghali po, North, South, East, West Corner. And to our worldwide and national viewers, magandang tanghali po. Good news to all of us. And it's time for us once again for another episode to grow in the light of God's Word. Ngayon ay Wednesday episode natin. We are live. We are live on our Wednesday episode. Live, buhay na buhay. Yes, live Malamig Wednesday episode. Malamig na tanghali sa bawat isa sa atin. And this episode is for the young people. Team Focus. Team Preparation. Are you ready? All right, it's time for us. Time for us to grow. Sabi ko nga sa inyo, maganda ang pag-uusapan natin. Maganda. Ngayon. Yes. Ito na yung ating last, di ba? Last. Opo, panapos na to. Last Wednesday of the month of Augusto. Yeah. English Tagalog yun, ha? Bukas, sir. A Setyembre na. Yes, bukas Setyembre. Abay, stretch na eh. Oo, sabi nga nung pinasa nga ni Sir Marvin, di ba? Pinasa niya, pambira, last 4 days na lang, na 4 weeks. Ano na, di ba, nakaraan, pinasa niya si John Wick. si Jinggoy. Pinasa ni Jinggoy yun, Sunday. Oo, may service tayo nun eh. Nakita na, uy, pambira, nagpasa siya ganito. Di, actually, sa harap pa siya nakaupo nun. Yes, oo. Pamilya patatay. Hindi, actually, habang nagpapaawit siya. Hindi, mali. Nagpipray. Ah, ganun. Sige. Anyways, again, it's time for us to grow young people. Para patuloy kayong maubog ng salita ng Diyos as you continue to grow on with your lives, to go on with your Christian lives, para patuloy kayong mapunta ay maging preparado sa pupuntahan yung destinasyon. Tama. Alam mo, sir, pag hindi ka, alam mo, yan ang problema sa mga kabataan ngayon. Kulang sa preparasyon. Yes, alam mo, kaya nga napaka... Magpiprepare sila on the spot. Yes, totoo yan, totoo yan. Mag-gigil on the spot. Yeah, totoo yan. Huwag mo sabihin yung ginagawa mo. Maalata ka dyan. Sorry. But anyways, again, katulad niya ng sinasabi ko, ay napaka-importante na pag-usapan natin kasi meron tayong topic na diniscuss dito at this is the ender of the topic. Ender of the topic? Ah. No, ito yung ender. This is the, hindi to weekender. This is the episode ender. Di pala, magtatapos yung episode eh. Topic ender. Topic ender. This is, ito yung pantapos ng topic natin na nakikita yun sa screen yun. 3, 2, 1, boom! How to be a good disciple. Mamimiss ko tong pula na to. Yes. De, sa kalahating taon natin tinitigil. Oo. Papaalala mo sa akin kasi hahakbang tayo sa panibagong color dyan. Dapat mababago yan. Yeah. No? Yung gilid naman ng pula tapos yung background naman yung dilaw. Wow, ang todo ng effort mo. Oh, de, kasi mag-iba na tayo ng topic. Sir, pakibati ka muna sa kanila. Yeah, magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin, North, South, East, and West Corners. Sa lahat po ng young people na sumusubaybay po sa ating pong programa mula sa Team Focus, Team Preparation, mga group leaders ng Team Focus, mga group leaders ng Team Prep, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Magandang tanghali, should I say, sa inyo pong lahat. Let us all get excited. Let us all be a part of this program. Tag the names of your friends, classmates, and relatives. Ano po? And share the link to the individuals or sa mga family Jesus ninyo, yan ang pinakamaganda. Yeah. Alam nyo, naalala ko, actually sir, sa totoo lang eh, ako yung nababagbag doon sa GC nating Bukayes clan eh. Yeah. Na talagang pag nagpapasa si Sir Toto ng, si Kuya Toto ng link, talagang di pinapansin eh, no? De, kasi alam mo, napansin ko rin doon kasi meron na rin naman sila. May mga ilan-ilan sa kanila kasi Christian. Yeah. Medyo kaibahan lang noon, kagandahan, at may ganun yung bias. Anyway, sige. So, kaya magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. Diyan ko namimiss si Uncle Biggie. Ha? Diyan ko namimiss si Uncle Biggie. So, let us all be a part of this. And kung nakaraan, mga kapatid, ang ganda ng talakayan natin, di ba? Yeah. Nakaraan, be ye doers of the word. And not hearers only, deceiving your own selves. So sa pagtatapos ng ating topic na ito, itong topic ender na ito, no, na how to be a good disciple, let us all make sure
na hindi natin niloko ang sarili natin na tayo ay isang naging mabuting disciple. Yeah. No, alam mo, ito lang tatandaan bago ko ipasa kay Sir Jao, ito lang ang iwan ko muna sa inyo ngayon. Huwag kayong magpanggap na kayo ay mabuting disipulo. Yes, yun. Napakaganda. Yeah. Alam mo, tumpak na tumpak sa pag-uusapan natin yan. Ano muna sila? Bigyan muna sila nung pinaka parang last na kanilang nakita. Last review na sa mga... Papatakamin natin kayo. Papatakamin. Hindi, last na review na doon sa mga nadati natin. Ano lang, papyawan mo lang. Kung ano yung mga napag-usapan natin niya. Kasi ito na yung ender to eh. Tapos na to eh. Naintindihan kita. Salamat ha. Ito na yung last. Kamu ko, kamay mo ko. Yes, amen. Very good, very good. Oh, sige. Pakagaling. alam niyo, young people, alam niyo napaka-importante po nun. Yung hindi niyo pagpapanggap na kayo naging mabuting disciple. Kasi imagine niyo, yung mga pinag-usapan natin, nagsimula tayo, young people, sa... paano magiging mabuting disciple? Okay? Yes, yes. Paano magiging mabuting disciple? Yeah, that's right. Mula sa kanyang magulang. Yeah? Sa kanyang magulang. And ngayon, paano na... pagkatapos nun, I think ang kasunod na nun, sir, nag-focus na tayo paano magiging mabuting disciple sa mga taong inilagay ng Diyos sa inyo. Di ba? And then, yung pinaka-last natin na pinag-usapan is that paano ka naman magiging mabuting disciple ng Panginoon? Na which is mula doon, tiningnan natin kung sino at papaano naging mabuting disciple mismo ang Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama. Oh, di ba? Kasi katulad nung binanggit natin doon, pwede. Alam nyo, pwede talagang gawin ng Diyos. Diyos eh. Thought it not robbery to be equal with God, sabi nga nung talata. Hindi naman siya nagnanakaw ng identity. Uh-huh. Yeah, yeah. Kapag sinabi niya Diyos, Diyos talaga siya. Oh, pero tinan niyo lahat 'yon binaliwala ng Panginoon. He made himself servant unto men. Nagpakababa siya. He humbled himself. Kaya 'yun yung tiningnan natin at 'yun ang naging paraan para tayo maging mabuting disciple. Ngayon, kung kayo sa isa't kalahating taon, kapatid, young people, team focus, team preparation, kung kayo ay nagpanggap lang na naintindihan nyo lahat yon. Yeah. Sabi nung pinag-aralan natin last week, kapatid, niluloko mo lang sarili mo. Niluloko mo lang sarili mo. Akala mo, sir, dinugtungan pa to ni Pastor noong Linggo. Yeah. Diba? Ginamit niya rin yung talata na yun, be ye doers of the word and not hearers only. Diba? Niloloko mo lang kasi ang sarili mo kapag gano'n ang pangyayari. Imagine, for 1.5 years, niloko mo sarili mo. Hindi kami. Hindi kami ang niloko mo. Kasi parehas naman tayo. Halimbawa, for example, ikaw, nandito ka para sa young people ito. Makikinabang ka rin dito. Sir, kayo nga nagsasabi na kayo nga nagsasabi na kahit adults. Yeah, diba? Kahit adults. Damay dito. Lahat tayo nakikinabang dito. So kung kami po ay kami, bago kami magsalita sa inyo, mga young people, ako personally, may asawa na ako, may pamilya na ako, may anak na ako. Sabihin, ma-apply ko pa rin ito. Sa iyo rin, as young people, ma-apply mo to. So, apply natin ito dito bago yung tinuturo. Ito, share namin sa inyo para may apply nyo rin. Ngayon, kung kayo katulad ng sinasabi mo, kung magpapanggap ka lang, hindi naman kami kasi nag-a-apply kami. Yeah. Pinipilit namin, by the grace of God and by the mercy of God, we're always trying to apply what we're hearing and what we are teaching in the Word of God. Tama. So kung hindi po namin gagawin po yun, dilugi rin kami. Ang problema, paano kung ginagawa namin, tas kayo hindi. Yeah. Di ba? Yeah. Yan ang problema. Diyan kayo. Kaya never talaga na mag-waste kayo ng time na magpanggap. Yeah. No. Actually, sir, madali lang naman yan eh. Team focus. Madali lang yan. Tingnan mo yung resulta. Anong resulta? Hanapin mo kung may resulta. Hanapin mo sa for 1.5 years, nag-usap-usap tayo patungkol sa ganitong klaseng topic. Tingnan mo kung anong resulta sa buhay mo. Same principle applied sa mga team preparation. Di ba? Tingnan nyo kaagad. Always check for the results. Okay? Para ma-check mo ang quality ng isang bagay, subukan mo kaagad. Oh, etong natutunan mo, alam ko may quality to. Kasi hindi man galing sa amin to eh. Galing to sa salita ng Diyos. Oh, yeah. Diba? Kaya i-check mo yung quality ngayon. Kung bakit hindi mo alam kung gaano katibay yan, baka hindi mo pa sinusubukan. Kaya nga ito sa topic ender natin, again, sabi ko nga po sa inyo, noong nakaraang pinag-uusapan natin, be ye doers of the word. Yeah. Not hearers only. Kasi kapag ganun na nangyari, kapatid, lokohan na nangyari. Masaklap niyan,
ikaw, niluloko mo sarili mo. Diba? Niluloko mo ang sarili mo. Kaya sabi nga, walang lugi dito, young people, kung susunod ka lang. Huh? Yan ang tatandaan ninyo, young people. Kaya, again, ulitin ko. No? Ulitin ko bilang mga kabataan, no? Team focus, team preparation, tune in sa ating topic ender ng how to be a good disciple. Sir Joe. All right, how to be a good disciple. Tatapusin na natin ang topic na how to be a good disciple. Pinag-usapan na natin lahat ang mga do's and ang mga don'ts. Now, it's time for me to help you young people pay attention to this. Team focus, team preparation. Pay attention to this at sa mga side natin, sa mga sidelines natin na viewers natin, sa mga audience natin on the sidelines, sa mga adults. Now, I hope this will also be a blessing to you. Now, ito na po. How to be a good disciple? I already defined to you last time kung sino ang mga tinawag na disciple. So therefore, you know now if you are a disciple or not. All right? And then now that you know that you are a disciple of Christ, it's time for you to understand the dangers. The danger. Ito na yung sinabi ko eh. The dangerous part of being the disciple of Christ. The dangerous part. Now, I'm going to read to you a passage in the Bible that will give you the idea kung ano yung sinasabi kong dangerous part. Alright, punta tayo dito. Book of Matthew. Alright? Book of Matthew chapter 26. Matthew chapter 26, and I'll read verse number 21, okay? And then later on, mahaba-haba ito, by two parts ito eh, two parts. Alright, dito muna ako sa verse 21, down to verse number 25. Sabi na ang Bible, and as they did it, he said, verily I say unto you, that one of you shall betray me. Ogoy. Inulit ko. Alam ko, meron na kayo nakukuhang idea sa mga pinag-usapan natin ngayon. Ulitin ko po. And as they did it, alright, simulan ko na ng verse 20 para maganda. Ito yung sinatawag natin the Last Supper. Na madalas nakikita ito sa mga painting-painting. Nahirapan ako yan, sir. Ha? Nahirapan ako. Singit yung sarili ko sa painting. Hindi kaya na-edit. Now when the even was come, he sat down with the 12, the Lord Jesus Christ po yun. Sabi niya po dito, and as they did eat, he said, sabi ng Panginoon Jesucristo, verily I say unto you, that one of you shall betray me. One of you shall betray me. A strong statement. Alright? Sino kausap dito? Disciples. Alright? Huh? Okay, verse 22. And they were exceeding sorrowful. Wow, talaga naman na emotion kagad sila, no? Emotional. And they were exceeding sorrowful and began every one of them to say unto him, Lord, is it I? Oh, bihira, no? Pagkatapos, ha? May mga adik na. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit sila napunta? May isa-isain natin yan. Makakatulong din ito sa mga area leaders if you want to extend this makuha kayong idea dito. Napakaganda nito. Alright? Sabi po din dito, Lord, is it I? Sino yung nagsabi nun? Lahat sila, nagkatanungan na, nagkaroon na ng mga tanungan sila. Tinanong na yung kanilang tinanong nila ang Panginoon sa kanilang mga sarili. But kaya nila natanong yun, because nung sinabi ng Panginoon yun, they were exceeding sorrowful. Alright? Verse 23. And he answered and said, he that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me. Okay? The same shall betray me. Verse 24. The Son of Man goeth as it is written of him, but woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. Okay? It had been good for that man if he had not been born. Sabi ng Panginoon Jesucristo, the Son of Man goeth as it is written of him. Sabihin, mangyayari yung nakasulat para sa Panginoon na mangyayari sa Panginoong Jesucristo. You see? But woe, sabi niya, aba. You see? Di si Mama Aba. Sabi niya, aba.
unto that man, whom by whom the Son of Man is betrayed. You see? Kaawa-awa. Siya sabi niya, doon sa tao na kung saan ang anak ng Diyos ay ipagkakalulo. You see? Sabi niya, it had been good for that man if he had not been born. Akalain mo yun? Sabi ng Panginoon sa Kristo, mabuti pang hindi na lang siya ipinanganak. Oh, hindi mo yan, no? No? So, ibig sabihin, iunti-unti ko na, ibig sabihin, sinabi ng Panginoon sa Kristo, doon sa tao na kung saan magkakalulo sa Kanya, okay, magkakalulo sa Kanya, na kung saan, disipulo niya. Mabuti pang hindi ipinanganak, yung tao na kung sino, kung saan, or kung sino, kung kanino mapagkakalulo ang Panginoon, o ipagkakalulo ang Panginoong Hesukristo. Then, verse number 25. Then, tandaan nyo, sa verse number 22, lahat sila, and they. Okay? Pagdating sa 25, may nag-stand out na isa. Habi sa verse 25. Then, Judas! Hindi po Rico. Okay? Then Judas. Judas Iscariot po ito. Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? Tandaan niyo po ha. Tinan niyo maigi mga kapatid. Doon sa taas, yung they, ang tanong is, Lord, is it I? Yung tanong nung they. Pagdating sa 25, yung isang tao na, ang tanong niya na is, Master, is it I? He said unto him, sagot ng Panginoon Jesucristo, Thou hast said. Ikaw ang nagsabi. Matindi. Akala nyo, ito pa lang. Ayaw ko na. Sabi ko sa inyo, binabasa ko itong mga talata na to na magbibigay ng idea sa inyo. Pakilakas mo ko ng konti. Na magbibigay ng idea sa inyo kung ano ang pinaka nakakatakot, nakakagimbal-gimbal, nakakapangilabot na pangyayari sa buhay ng isang disipulo. Ano yun? Yung ipagkalulo mo si Kristo. You see? Yan ang pinaka-importante dito sa lahat. Again, pinag-uusapan natin dito. Pinag-uusapan natin dito is itong usapan nila dito na kung sino ang mag-betray. You see? Kung sino ang mag-betray. Kasi sabi ko nga po sa inyo, napaka-importante po ng bagay po na ito. You see? Na maintindihan po natin ito. You see? Now, sa Bible po, pag sinabi natin, pag-betray, it means to surrender. You see? To surrender. To entrust. You see? Yan yun. To give up. Yan ang pinag-uusapan po natin dito. To give up. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, eto na po. Alright? So the issue during this meeting is, unang-una, pag-upo ng Panginoon Jesucristo sa kanila, sabi niya, pagkatapos nila, pinapaliwanag niya kung ano na yung mga susunod na mangyayari. Pero this time, ang pinaka-issue ng pag-upo nila, nasabi ng Panginoon Jesucristo, one of you shall betray me. And nung narinig nila ito, nakita natin, binasa natin, sabi ko, babasahin pa lang natin, maintindihan nyo na. Nung binasa po natin, makikita po ninyo mga kapatid, na maliwanag na sinabi po dito. Lahat sila, nung narinig nila yun, they were exceeding sorrowful. You see? Talagang naano sila, kumbaga sa, talaga kumbagang parang ano sila, talagang ano to, nadidito na yung kanilang kalungkutan. You see? Nung narinig nila ang salita na yan, naging emotional sila. Ito, sinasabi ko sa inyo, ang sama ng pagiging emotional. You see? Anong sabi dyan? And, sabi niya, pag sabi ng Panginoon Jesucristo, one of you, isa sa inyo, ipagkakalulo niyo ako. Di ganun yun ha, pinagano ko lang, one of you, inano ko lang, pinagtugma ko lang. Sabi niya dito, and, nung narinig nila yung sabi, and they were exceeding sorrowful. Oh, Lord, is it I? Lahat sila nagtanong ko na, Lord, ako po ba? Lord, and they were exceeding sorrowful, sabi niya eh. And began every one of them. You see? Every one of them. Nagtanong na sa Panginoon Jesucristo, Lord, Panginoon, ako po ba? Panginoon, ako po ba? And then, tinan niyo po, ang sagot sa kanila ng Panginoon, hindi sila sinagot ng Panginoon
personal. Eh, sinasabi ko sa inyo, you see? Now, ito na yung sinasabi ko eh. Eh, ito, ito yung misa ng isa sa mga pwede natin. Ito, agad na ng pagkakasilip ko dito eh. Nalala naman yung sinabi ko, Pastor eh. Agad na ng pagkakasilip mo doon, Pastor. Ah. Mampira, kala mo talaga. Kala mo talaga, sinilip lang eh. Oh, pero hindi, katulad nga ng sinasabi ko ito. Katulad ito, may sinisilip ako dito talagang bagsak na eh. Oh, shout out pala kay Sir Conrad na nagcha-chat sa akin ngayon. Anyways, katulad ng sinasabi ko po mga kapatid, no? Makikita po natin dito na dahil sa pagiging exceeding sorrowful nila sa kataga ng Panginoong Jesucristo, ang tanong, nagkaroon sila ulit lahat ngayon ng katanungan, ako po ba Panginoon? Ako po ba Panginoon? Panginoon, ako po ba? Now, isa sa mga magandang nasilip ko dito. Hindi, isa sa mga magandang mapagtutulan at mapag-aaralan natin dito, mga kapatid. Sir Mark, tira mo to. Maganda to. Madalas na nagkakaroon kayo ng katanungan sa sarili ninyo ay pag kayo ay naging exceeding sorrowful. Ayan na. Ano ibig sabihin? Lahat ng ginagawa nyo, kikwestiyonin mo na. Yung pagiging disipulo mo, tatanungin mo na. Magkakaroon ka ng maraming katanungan sa buhay Kristiyano mo pagka ikaw ay naging exceeding sorrowful. Kaya lagi namin sinasabi sa inyo, huwag kayo, pag nagsalita ang Panginoong Hesukristo, intellectual ang dapat na mangyari sa atin, hindi emosyonal. Hindi talaga nagtutugma sa salita ng Diyos ang emosyon. Ang nagtutugma sa salita ng Diyos ay itong utak. You see? Yung intelekto. Yan, tama ba yung Tagalog ko sa intelektual? Yung pinapunto ko yung noun ng intelektual. Noun, basta yun na yun. Naiintindihan nyo na ako. Alright? So, yun sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Now, kaya ko po sinasabi sa inyo yan, it's because pinakita ko lang sa inyo young people na bilang disipulo, hindi magtatagpo sa salita ng Panginoong Hesukristo na disipulo ka, hindi tatagpo sa salita ng Diyos ang emosyon mo, kundi ang kailangan mo ay ito. Amen. You see, kung bakit ko sinabi yan, Sir Maki? Of course, hindi na nandito yan. Pero papalawakin natin sa pag-aaral natin ng sitwasyon po na ito, sa konteksto po na ito, at sa mga tinuturo sa atin na ating mahal na pastor. Sa mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa inyo at itinuturo sa atin ng Panginoong Hesukristo, dapat kilala mo na ang sarili mo. You see? Paano ko sinasabi yan? Lagi ko sinasabi yan. Ang nakakakilala sa sarili mo, ikaw at ang Diyos mo. Tama. Kayong dalawa lang ang nakakakilala sa inyo. Tama. You see? Wala kang pwedeng, hindi ko may pwedeng sabihin, Sir Maki, kahit magkapatid tayo. Hindi ko may pwedeng sabihin, by relation, by our relationship, masasabi ko kung sino ka. Yeah. But still, hindi ko may pwedeng tuldukan yun. You see? Bakit? Kayo pa rin dalawa ng Diyos kasi hindi sa lahat ng oras magkasama tayo. Hindi sa lahat ng oras, buti na lang, hindi namin kasama si Ponji. Bakit? Hindi tayo magkakasama sa lahat ng oras, pero kayo ng Diyos, magkasama kayo. That's right. Kaya nga talagang nakakaalam sa'yo. At pati ako, halimbawa ako, sa atin ang dito sa studio, listen, sabi ko to sa full-time staff ng kalalakihan, pumroteksyonan ko kayo sa alam kong ginagawa ninyo. Pero pag gumawa kayo ng hindi ko na alam, sinasabi rin ni Pastor ito, hindi ko kayo dyan kayang protektahan. Yeah. You see that? Yeah. So, ibig sabihin, limitado kasi tayo bilang isang tao. Kahit sabi mo bang si tatay mo yan at sinanay mo yan, limitado pa rin yan. You see? Doon ang totoong nakakakilala sa iyo bilang disipulo ng Panginoong Hesukristo ay ang Panginoong Hesukristo mismo. You see? So, kaya ako sinasabi sa inyo yan, kayong dalawa lang nakakaalam sa inyo. Therefore, sa pagsasama nyo ng Panginoong Hesukristo bilang isang disipulo, alam mo sa sarili mo kung ipagkakalulu mo siya o hindi. Bakit? Alam mo at ipinapakita sa iyo ng Panginoong Hesukristo kung sino ang totoong kalagayan mo. Yan ang napakalagay ang people. Sabi ko nga sa inyo, itong pinag-uusapan natin ngayon na ender ng topic mo na ito, ipipresent ko sa inyo ang mga kadilikaduhan. You see, at ang pinaka mga nakakatakot na pangyayari sa buhay ng isang disipulo, ano yun? Yung matagal na kayo nagsasama ng Panginoong Hesukristo, pero hindi mo pa rin kilala ang sarili mo. Oh. Wow. Nakakatakot yan. Bakit? Kasi yan ang nagiging ugat ng ano? Eto na, tuloy tayo. Yan ang nagiging ugat para bumagsak tayo sa verse 25. Diretso na tayo sa verse 25 muna. Sino yun na sa verse 25? Si Judas.
si Judas Iscariote. Tama ba? Si Judas Iscariot. Yun lang tayo kung ano niya sa Bible. You see? Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? You see? Tanong nung marami, nung nagtanong sila, Lord, Panginoon. Dito ang sagot niya ngayon, ang sa kanya naman, ang tanong niya iba, Master, is it I? You see? Yung lahat, nagtanong by addressing Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, as their Lord. You see? Dito naman, dinescribe niya, okay? Dinescribe ni Judas ang Panginoon Jesucristo as his Master. Wow! Naging iba siya bigla doon sa maraming kumikilala kay Kristo na Panginoon. Siya, Master. Nakita niya? Ha? Kasi iba rin eh. Yan ang sinasabi ko. Nakukuha ninyo, di ba? Ano sagot ng Panginoon? Ikaw na ang nagsabi. You see? So, anong mangyayari nito? Dahil sa hindi mo kilala ang sarili mo na pinag-usapan natin kanina lang, sa verse number 22, pasok sa sinasabi mo kanina, Sir Maki, ito na pinahintunulan ko rin kanina, babagsak ka sa pagpapanggap. Yun. Babagsak ka sa pagpapanggap na matagal ka ng disipulo pero hindi mo pakilala si Kristo. Babagsak ka sa pagiging disipulo pero hindi mo pakilala ng lubusan ang sarili mo. Hindi mo nakita kung sino ka kasi sa tagal mong kasama ang Panginoon Jesucristo, binabaliwala mo ang lahat ng sinasabi niya sa iyo. You see that? Kaya ngayon, ano nangyari? Sabi dito ni Judas, Master, is it I? You see? Pagdating doon sa verse 22, pagtanong ng maraming tao, Panginoon, Panginoon. You see? Ako po ba? Yun yung mga tanong ng mga ano eh, mga kasama ng Panginoon Jesucristo eh. Then, anong pinaliwanag, anong sagot sa kanila ng Panginoon? Verse 23 and verse 24, may explanation. Pagdating kay Judas, ano na lang sagot ng Panginoon? Ikaw na ang nagsabi. Wala nang explanation, ikaw na wala ang nagsabi. Intro. Wala nang intro, oh, ikaw na ang nagsabi. Wala nang intro, pero ikaw na ang nagsabi. Sabi ng Panginoon Jesucristo, thou hast said. You see? Now, kaya ako pinapakita sa inyo, because ito yan. Yan ang isa sa mga, kanina pinakita ko yan sa inyo, ang mga nakakatakot at ang pinakauli, sabi ko nga sa inyo, nagpapanggap kayo sa pamumuhay nyo bilang isang disipulo na close kayo ni Kristo pero ang layo nyo pala. Kaya nga ang pinakadulo ng pamumuhay ng isang disipulo na nagpapanggap na close kay Kristo, nagkakalulo. Ang gulo. Bira, no? Nakita nyo ba yung anggulo na yan? Nakita nyo yung anggulo na yan? Na ang disipulo na nagpapanggap na close sila ni Kristo, nagkakalulo. Ipinagkalulo niya mismo ang Diyos. Bakit? Akalain mo, in-address niya ba yung iba, Panginoon, Lord, at sa kanya, Master. You see? Now, ibig sabihin ko, titingnan natin, halos wala namang pinagkaiba yan. You see? But commonly speaking, pag ikaw ay nag-address ng Lord, iba? Pag ikaw ay nag-address mo ng Lord, it is a general address, you see, sa Panginoon Jesucristo. Pag sinabi mong Master, it has something to do with your relationship with the person. You see? Because not anyone can call anyone Master. You see? Like for example, sa martial arts yan, Sir Maki. You see? Pag tinatawag naman si Master Yip Man eh. Sabihin, yeah. Talagang personal kami si Master Butin. Si Master Butin. Hindi, Dragon Ball siya eh. Oo. Shout out sa ano yan, Master Sir Conrad dyan. Oh, Master Butin. Si yeah. Master Alamat. Si Master Alamat. Oh, yan. Yeah. Oh, yeah. Talaga. Alamat, yeah. Yan ang mga talagang master din ni Sir Conrad dyan. Oh, di ba? Oh. Yeah. Kaya ko sinasabi sa inyo yan. Kasi tinan mo, young people, put this in mind. You see? Pwede ka magpanggap ng closeness mo sa Diyos eh. You see? Pwede ka magpanggap. Marami tayong pwede gamitin ilustrasyon dyan. Pwede kang pumasok sa simbahan at tawagin siyang Master. Pwede kang maupo at mag-minister, magkaroon ng ministry at tawagin siyang Master. You see? Nagkakaintindihan ba tayo dito? Yung ngiti kong gato, may nakatakot. Hindi. Yeah? Oh, makinig. Tinan niyo po. Totoo po ito sinasabi ko sa inyo. Bakit? Sino si Judas?
Ano trabaho ni Judas, Sir Maki? Manggaganja. Treasurer. Treasurer. Treasurer siya. He is the first treasurer of the church. Kalain mo yun, no? Teka lang. Pahinga muna. Kakapihan natin yan. Kapihan natin. Silensyo. Binigyan ko lang kayo ng panahon para huminga. Yun! Kasi mga kapatid, inuulit ko young people, hindi biro ang bagay na to. Tama, tama. Lahat tayo are disciples of Christ. But the question is, ikaw ba nagtatanong ka pa sa katayuan mo bilang isang Kristiyano? Ikaw ngayon, sa sarili mo, baka may mga, may tanong ka ba sa, may, baka tanungin mo pa ang Panginoon Hesus Kristo, ako bang magkakalulo sa'yo? Sa lahat, sa dinami-dami na tinanggap mo sa Panginoon Hesus Kristo at tinuro niya sa atin, kung sino dapat, kung ano dapat maging, ano tayo dapat maging bilang isang disipulo ng Panginoon Hesus Kristo. You see, kung ano dapat yung ating gawin, kung sino dapat tayo bilang isang disipulo, sa dinami-dami ng tinuro na yan. Therefore, dapat alam mo na na isa ka sa hindi magkakalulo. Pero the fact na tanungin mo na ipagkakalulo mo palang kayo ng Hesus Kristo, hindi mo kilala at kung hindi mo alam na tunay na relasyon ninyo ng Panginoon Hesus Kristo. Yes! You see that? Now, kaya ko sinasabi yan. Tinan nyo. Bakit, nyo man, bakit lalabas yung ganyang katanungan? Because every time that the Lord speaks, you're not intellectual but you're living emotional. Kaya ang tagal mo ng disipulo, hanggang ngayon, exceeding sorrowful ka pa rin. Ikaw na may titulo, the best ka eh. Sa'yo na yan. Ilagay mo sa taas ng cabinet nyo. Nakalagay dyan, the most exceeding sorrowful person in the world. Oh, ilagay mo pa dyan. Disciple, pangalan. Oh, tapos nakalagay, disciple of Christ. Oh, given diba? Date. Kunin mo na. Kunin mo na yung titulo. Ayaw mo tigilan eh. Gusto mo yan eh. Kunin mo. Oh, now, kaya ako sinasabi sa inyo, ang problema lang, pag nasa iyo, ang titulo na yan, babagsak ka sa verse 25. Ang kasunod na magiging title mo, Mr. and Mrs. Judas of the Year. Ano yun? Magkakalulo ng Panginoon. The betrayal or the betrayer of the Lord Jesus Christ. Yan ang sunod mong title. Bakit? Ano sabi ng Panginoon Hesus Kristo sa kanya? Ikaw na mismo nagsabi. Wala nang iyo, wala nang patutsada ang Panginoon eh. Pagtanong niya ng Master, is it I? Sabi ko nga eh, ano na to ha? Sa akin lang to, hindi to biblical. Kung maibig sabihin eh, parang na-imagine ko lang. Ano kaya no? Kung tag-life siya ng Panginoon Hesus Kristo, no? Magsata ang Panginoon Hesus Kristo, alam mo na pala eh. Yeah? Ano kaya kung gano'n siya? Mala, sabihin sa akin. Nagtanong ka pa. Nagtanong ka pa. Oh, wow. Pag sabi siya, Master, is it I? Wow, close. Ikaw nga. O, di ba? Ibig ko sabihin, kung binibigyan ko lang kayo ng mga video, pang paano ng... Judas Iscariot, Master, is it... ano to? Oh, yeah. Is it I? Sagot ng Panginoon, PM is the key. Oh, di ba? Ang sabi diyan, he said unto him, thou has said. Yeah. Tama. Thou has said. Sinabi mo na. Nasabi mo na. Ikaw na rin ang nagsabi. You see? Ganyan ang pagkakasabi ng Panginoon kay Judas. Now, eto yan. Tingnan niyo po mga kapatid. Now, kaya ako sinasabi sa inyo, this is very important, young people. Gusto ko makita niyo sa pagtatapos ng topic natin ito sa tinabi 1.5 years na pinag-usapan natin how to be a good disciple. Lagi namin kayong, marayas namin kayong binibitawan ng tanong, are you a good disciple? Or are you? Dudugtungan ko ng panibagong tanong yan sa dulo. Sa pagtatapos ng topic na ito, are you the kind of disciple who betrays your Lord? You see? Ito, sir, are you a good disciple or are you the betrayer disciple? Kasi ano na ito, sir? Realization na ito eh. Itong last na ito eh. Realization na ito. It's time for you to check. Kaya, paano nyo malalaman? Paano ko? Anong mga sintomas? Madali lang para malaman mo kung ikaw ang magkakalulo kay Kristo. Mangyayari pa ba ngayon ang pagkakalulo mo kay Kristo? You see? Mangyayari pa ba ang pagkakalulo mo kay Kristo? Mangyayari ang pagkakalulo. Paano mo pinagkakalulo pa ni Hesus Kristo? O ngayon, sa mga balik na sa dati, kayong mga nasa Team Focus, sa pag-aaral nyo, kanina lang, nakaraan, kahapon pala, Tuesday afternoon. Kahapon, nag-usap kami. Kausap natin si Rudy.
Kausap namin si Sir Rudy. Oh, may pinakita siya sa amin na mga estudyante nila, mga bagong estudyante na bago pa lang sa simbahan natin na estudyante, humahataw! Hataw! Humahataw sa ano? Diba? Humahataw sa eskwelahan. Humahataw ng soul winning. Humahataw ng may invite sa church. Ikaw na matagal ka ng disipulo. Humahataw ka o ikaw dapat hatawin? Seryoso ko nagsasabi sa inyo, kayo na matatagal ng young people ng Christian Bible Baptist Church Port Bonifacio. You see? Nais kong kayo bigyan ng isang tanong. Humahataw ka ba ngayon sa school? Ilan na nung last Sunday simula nang binalik yung face-to-face, ilan na ang naisama mo sa simbahan? Ilan? Tahimik tayo ngayon. Realization tayo. Ang pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ng isang disipulo, yung ikaw ang maging tagapagkalulo ng Panginoong Kristo. Hindi natin sa ngayon may papapako sa krus, pero lahat ng ginagawa niya para sa inyo, paano niyo pinagkakalulo sa pagmamagitan ng hindi pagsunod kay Kristo at hindi paggawa ng mga itinuro niya sa inyo. Sabi ko sa inyo, kayo ngayon, team focus, kayo mga nasa eskwela, bumalik, even sa team preparation, gaano ka naninindigan at tumatayo sa tamang pagpili ng mapapangasawa mo at tamang paghahanda sa pagpasok mo sa pagpapamilya? Paano? The fact na meron ka pang katiting na niyayakap na ideology ng mundo pagdating sa pag-aasawa, pagdating sa pagpapamilya, kilalanin mo, pagiging disipulo mo, baka later on ipagkalulo mo rin sa pamumuhay mo si Kristo. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, anyone can be a disciple, but not anyone can be a good disciple. Yeah. Put that in mind. That's right. Anyone can be a disciple, but not everyone can be a good disciple. It is very important. Inuulit ko, it is very important. Maraming pwedeng maging disciple, pero ang pinakamahirap nito, baka isa ka sa maging katulad ng nagsalita dito. Is it I? PM is Naki. You see? Kaya inuulit ko. Now, mahaba ito actually. Hindi, actually, Sir Maki, kung sa preaching ko, ginamit ko to eh. Kung meron akong outline about this, isa pa sa mga nagtutulak sa kanya kung bakit siya napunta sa ganung kalagayan, nag-address sa Panginoon Hesus Kristo different from the address of the others just to pretend and to let those people around him hear how close he is. Kasi treasurer nga eh. Magaling. Treasurer nga eh. Kung Lord sa inyo, master ko yan. Hindi ko lang Panginoon yan, master ko yan. Isabihin, taga-turo ko yan. Treasurer ka ako eh. You see? Pero alam nyo ba mga kapatid, kung pupunta kayo sa verse 14, ang sabi dyan ng Biblia sa chapter 26, then one of the 12 called Judas Iscariot went unto the chief priests and said unto them, what will ye give me and I will deliver him unto you? Yun ang sinasabi ko. Lumapit ang camera. Lumapit. Alright? Lumapit siya sa mga maling tao. Palanding na ako. Eto na, palanding na ako. Sinasabi ko mga kapatid. Okay? Sabi niya dito, and they covenanted with him for 30 pieces of what? Silver. And from the time, he sought opportunity to betray him. Yan ang sinasabi ko. Kapitayo ulit. You see? Parang isa na lang yung sound card natin. Anyways, katulad niya ang sinasabi ko. Di ba? Ito yung nangyayari. Kaya sa pumunta doon, yung nag-address na close sa Panginoon Hesus Kristo, may iba pa palang ka-close. Ulitin ko. Yung tumawag sa Panginoon Hesus Kristo na Master, Lord kayo, Master ang tawag ko sa kanya. Di ba? Yan, sabi niya, Lord, is it I? Pambihira. Tapos pagsagot nila, yung lahat ng tumawag, Panginoon, ako po ba? Lahat na nagtanong sa kanya ng ganon, pinaliwanagan ng Panginoon Hesus Kristo, 23 and 24, daw lumabas ngayon si Judas. Sabi ni Judas, Master. Bakit Lord sa atin, Master sa... Close kami. Ganyan kami ni Lord, no? Close kami ni Lord, eh. Oh, Master, is it I? Pambihira. Close pala kayo, ha? Sagot sa kanya ng Panginoon. Sabi sa kanya ng Panginoon, daw,
hast sin. Akalain mo, close pala. Close kami ni Lord, kaya tawag sa kanya, Lord ang tawag nyo, ang tawag ko sa kanya, Master. Ganyan kami ni Lord. Close na close kami niya ni Lord eh. Oh, Master, is it I? Ganyan pa siya eh. Oh. Hindi, wala na sa Bible. Pinapakita ko lang sa inyo. Yung pinapakigusto mangyari ni, ano, ni Judas. Makita sa ibang tao, ganyan kami ni Lord. Oh. Close kami ni Lord eh. Bakit? Master tawag ko sa kanya. Lord tawag niyo akin, Master. Master, is it I? Ah, close ah. Sinabi mo na. Na walang bisa yung close. Alam mo kung bakit sinasabi ko, Sir Maki, sa verse 14, 15, and 16 na binasa ko? Yung tumawag na Master, na feeling close kay Lord, may iba pa palang ka-close. Agoy. Sinasabi ko na sa inyo, bay. Sino yung mga ka-close niya? Yung chief priest, yan yung mga ka-close niya. You see? Nakita niyo ba kung sino yung mga chief priest? May mga katungkulan na tumatayong intelektual sa gobyerno. Yan yung sinasabi ko sa inyo sa devotion ng New Every Morning. Fake counselor. Nasa Biblia tayo lahat, di ba? Oh, wala akong sariling opinion dito. Wala akong may sasabi sa inyo kung wala tayong binasa dito. Tama. Maliwanag yung sinabi ng Biblia. May iba pang ka-close yung tumawag kay Jesus na Master. Close daw sila ni Lord, pero may iba pa palang ka-close. Kaya siguraduhin nyo, young people, kung disciple kayo ng Panginoon Hesus Kristo, solid ang closeness nyo at relationship nyo sa Diyos. Established by your intellect. Established by your intellect and not by your emotion. Dahil kung meron man tayong dapat digitan sa mundong to, Diyos yun. Ama, amen. Dahil Diyos din ang magbibigay sa atin ng tamang tao na makakapag-establish sa atin intellectually at hindi emotionally. Yes! Yan ang sinasabi ko sa iyo. Pagka may mga nilalapitan pa kayong tao, you see, and trying to show their affection and their sympathy for you, kailanman hindi gagaling ang pagiging emotional mo. Mananatili kang mamumuhay na emotional at hindi ka magiging intelektual na disipulo ng Panginoon Hesus Kristo. Yes. Kaya sa totoo niyan, sa dulo, hinang hindi mo mamamalayan, anong sabi ng Biblia? Feeling mo lang close kayo. Feeling mo lang Master tawag mo. You see? Feeling mo lang Master ang tawag mo. Pero ikaw na mismo, ang namumuhay. Hindi na ikaw nagsabi, ikaw na mismo at sa iyong pamumuhay ang nagsabing ipinagkalulo mo ang Panginoon Hesus Kristo. Bakit? Yeah. May iba ka kasing nilalapitan pa eh. Kaya nga tingnan nyo sa verse 16, oh, ang saklap nitong verse 16, Sir Maki, kung babasahin mo. And from that time na lumapit siya, na binigyan siya ng 30 pieces of silver ng chief priest, nung binigyan siya, from that time, you see, from that time na lumapit siya sa mga chief priests, sabi ng Biblia, he sought opportunity to betray him. Aha! He sought opportunity. Kumuha siya ng pagkakataon na i-betray. Sino? Ang Panginoon Hesus Kristo. Kaya pag mali ang nilalapitan nyo, mali ang tamang pagkakilala. Magiging hindi totoo, tama ang pagkakilala nyo sa sarili nyo. Pag may iba pa kayo nilalapitan, ano mangyayari sa inyo? Bilang disipulo ng Panginoon Hesus Kristo, ipagkakalulo niyo ang Panginoon Hesus Kristo. The worst part of being a disciple ay ano yun? Yung ipagkalulo mo kung sino yung nagtuturo sa iyo. That's the worst part. Inuulit ko, young people, team focus, team preparation, that is the worst part of your life. Kung ikaw ay nagki-claim as the disciples and then mag-end up ka as the betrayer of the Lord Jesus Christ. Hindi na yun nangyari? Actually, kung bibigyan ko ng part 2 to, meron pang ibang kasunod. Yeah. Dinala ko na lang kayo muna dito. Bakit? Di lang siya nagkalulo. Binenta niya na ang Panginoon Hesus Kristo. Lala ng katapusan. Aha! Malala pang katapusan nito. Mm. You see? Ang katapusan nito ni Judas, ha? May sinasabi pa, iba pa yung sinasabi ko, may Peter pa. Yeah, yeah. May Peter pa. Yun nga lang, magkaiba, pareha sila nag-betray, pareha sila nag-deny, nag-betray yung isa, nag-deny yung isa, parehas may matinding action, magkaiba lang ang dulo.
Pero ito lang binigay ko sa inyo kasi masaklap dulo nito eh. Yeah. Nagpakamatay. Ay, yung arte. Nagpakamatay si Judas. Marte. Nagbigti. Kaya mag-ingat kayo, young people. Kasi pagka naging betrayer kayo ng Panginoon Jesucristo, pag pinagkalalo niyo ang Panginoon Jesucristo, you might end up taking your own spiritual life. Naintindihan mo ba ang pagpapakamatay spiritual? That was legitness. You see? Ito yan eh. Ito, itong pag mga... Dilipat ko sa salitang Tagalog yan. O tayo silipan mo. Oo. Baka benta mo sarili mo sa Diablo. Hindi lang yun. Ang pinapunto ko doon, Sir Maki, pag sinasabi kong pagpapakamatay spiritual, yung totaling mawawala ka sa iyong spiritual activity. Yeah, that's right. Alam mo, kanino nangyayari to? Sa mga nag-quit na full-time. Sarado ko na to, ang dami ko nasasabi. baka dumating ang pagkakataon sa buhay mo, kitilin mo sarili mong buhay spiritual. Lalaan ang katapusan. Ay, totoong mangyayari yan. Totoong mangyayari yan. Kaya nga sabi ko, pag alimbawa sa atin, mga full-time staff, hindi dito. You see? Ayan ang mga sinasabi ko, hindi siya sumakabilang bahay. Pagka sumakabilang bahay, pumunta ng ibang simbahan ng tawag ko doon. Yung mga terminology ko doon eh. Sumakabilang bahay. Lumipat ng simbahan. From barracks. Hindi, iba yun. Barracks. Lumipat ng clinic. Hindi yun. Sino yung sinasabi mo? Pero yun ang sinasabi ko. You see? Yan ang mga termino ko eh. Sumakabilang bahay, sumakabilang buhay. Sino yung sumakabilang buhay? Pag nag-backslide, sumakabilang buhay. Yeah, that's right. Sumakabilang bahay pag lumipat ng simbahan. Eto, kitilin ang sariling buhay. Terminolohiya ko to, yung pagpapakamatay spiritual. Terminolohiya ko lang to sa mga full-time na nag-quit. Bakit? Ang ayos ng spiritual mong buhay, pinatay mo. Paano ka nagpakamatay? Umalis ka, nag-quit ka, tumakas ka. Right. Shout out doon sa tumakas na doon. Anyways, again, inuulit ko young people. Ano yung pinapoint ko dito? Siya sa atin yung sarili nyo. Baka, nandoon na kayo sa kalagayan ni Judas. Baka, kayo ay disipulo na ngayon na papunta na o humahanap na kayo ng pagkakataong ipagkaluloob ang Panginoon Jesucristo. Yes! Kaya nais ko sabihin sa bawat isa sa inyo, young people, if you are a disciple of the Lord Jesus Christ, strive hard to be the good disciple. Amen. And not to be the betrayer disciple or the betraying disciple. Yeah. You see? Wag niyong gagawin yan, mga kapatid. Yan ang pinaka dapat na bantayan niyo sa sarili niyo. Team focus, team preparation. At sa mga audience namin na nasa sideline, the adults, naway, maging reflection din natin ito para tulungan ang kabataan po natin. Amen. Alright? So much for that. Magwawakas na tayo. May Sir Mangi. Yes, sir. Ito lang. Dahil next week, iba na topic natin, young people. Yeah, yeah. Wednesday na. Next Wednesday. Anong date next Wednesday, sir? September. teka lang. Ayan. September 10. 7. September 7. Yeah. So September 7, next Wednesday, bukas na naman tayo ng panibagong topic. Yeah. At ngayon, sa pagtatapos ng topic, kung sino man po ang nakinig sa inyo ng New Every Morning, kahapon. Diba? Kahapon ng umaga. Yeah, Tuesday morning. Kung sino man po nakinig po sa inyo noon, remember kung ano po yung sinabi ko po sa inyo doon. Oh, napakaganda nung ano mo talaga. Parang talagang napakaganda noon. Hindi, kasi iniwan mo rin ako nakarang Thursday. Kaya, ano lang. Bawian pala. Hindi, ito yan. Alam nyo, hindi ko kasi sir na specific to, bagamat sinabi ko to, pero generally. Pero ngayon, sasabihin ko to sa inyo directly para sa mga young people. Para ikaw, yung pinag-usapan natin doon, para ikaw ay lumagoy. Kasi sir, nag-park kami sir noong doon sa sinabi ni Pastor na focus on growing and not on changing. So, ito yan. Ito naman, bati tayo sa topic natin. Topic natin is how to be a good disciple. Now, take note of this, young people. You will never be a good disciple if you will do the things or get the things that you want and not what you need. Alala niyo yun? Sinabi ko po sa inyo noong Tuesday na umaga. Diba? Sikapin natin para maging mabuting disciple ka bilang isang kabataan, team focus, team preparation. Ang kunin mo sa buhay mo, hindi yung gusto mo. Yung kailangan mo. May ita niyo po dito sa talatang binaybay ni Sir Jao. Just for the 30 pieces of silver. Yeah. Yun lang ang halaga ng Panginoon sa kanya. Bakit? Gusto niya eh.
Yung 30 pieces of silver. Mahal naman daw sir yung sa cellphone. Gusto niya eh. Mm. Gusto niya. Ang hindi niya alam, yung pagsasama nila ng Panginoon, kailangan niya. Nakuha niyo yung point, young people? Young people, wake up. Nakuha niyo? Oh. Ilang beses na nating pinagpalit ang pagsasama ninyo, ng pastor ninyo, ng area leader ninyo, ng Panginoon, to be exact, kasi ginagamit ka niya sa ministry. Pinagpalit mo yan kaysa sa gusto mo lang. Diba? Pinagpalit mo yan. Gusto mo, ito yung gusto mong buhay. Pero ang hindi mo nakita, yung buhay mo kasama ang Panginoon, yun yung kailangan mong buhay. Kaya ang resulta, hindi ka naging mabuting disciple. Yeah. Kaya if you want to check yourselves now, it's not too late. Binibigyan ka ng Panginoon ng tsansa. Oh, sabi, ikaw na nasa team focus, ikaw na nasa team preparation, tingnan mo ang sarili mo. Baka mas pinipili mo yung gusto mong buhay at hindi yung kailangan mong buhay. Oh. Kaya ito yung nangyari kay Judas Iscariot eh. Pinili niya yung gusto niya, kalahin mo, ang tagal niyang kasama ang Panginoon, unsaved pala siya. Di ba? Imagine niyo yun, young people. Bakit? Mas pinili niya yung gustong klase ng buhay niya. Ang hindi niya nakita, ang nakita niya yung gusto niya, sir. Eh. Yun ang nakita niya, 30 pieces of silver. Yun yung gusto niya eh. Ang hindi niya alam, ang kailangan niya pala yung pagsasama nilang dalawa ng Panginoon. Kung yun sana ang tinignan niya, baka pumarehas siya sa ending ni Peter. Bagamat walang sinabing gano'n ng Bible. Pero si Peter, by chance, akalain nyo naka-recover si Peter. Di ba? Naka-recover siya. Ginamit pa siya mightily ng Panginoon. Yeah. Baka sana ganun pa ang ending ni Judas Iscariot kung nakita niya na ang mas ang dapat niya palang mas gustuhin is yung pagsasama nila ng Panginoon kasi yun yung kailangan niya. Kaso ang pinili niya eh, yung gusto niya. Kaya yun, pinatay niya ang sarili niya. Kaya tama yung sinabi ni Sir Jao, huwag mong papatayin ang spiritual mong buhay. Pero ganyan ang magiging ending yan if you will not be a good disciple. For 1.5 years, I hope this topic ay naging pagpapala sa inyong buhay bilang isang kabataan. Yes, kaya sa lahat po ng sumubaybay sa topic po na ito, sa lahat ng nakatapos, no, from the very beginning of this topic, congratulations. At dahil natapos tayo, ipakita ninyo kung saan kayo nagtapos. Hindi pwede yung nursing yung course nyo, ang bagsak nyo call center. Hindi po pwede ganun. Nakukuha nyo ba yung point? Dito lang pwede yun. dito lang pwede sa mundo yun. Pero sa spiritual. Pero sa spiritual, hindi po pwede. Sayang yung pinag-aralan mo. 4 years, minsan may 5 years pa. Sipin mo, gumastos ka lahat-lahat. Di rin pala yun ang mapapasukan mo. Di ba? Imaginin mo yan. Kung doon nga nangihinayang na tayo, how much more sa spiritual natin? Kalahin mo, for 1.5 years, tinapos natin ang how to be a good disciple. Nawa, sa pagtatapos na ito, ipakita natin kung ano ang ating pinagtapusan. Team focus, team preparation. No? Again, stick. And always find a way to be a good disciple. Yep. Yes! Right? So, yes. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay. I hope we've been a blessing sa inyo ngayon tanghali po na ito. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay po sa ating pong programa. North, South, East, and West Corners. Thank you very much sa lahat po ng programa po na yan. At ako po ay naniniwala na bawat isa po sa atin ay pagpapalain po ng Panginoon sa ating pong napakinggan. Kaya maraming salamat din po sa mga mission churches and mission pastors na nakasama po natin ngayon. Right, shout out po sa sabi dito, 143 na yung 143 ang pinahapik natin. Yeah. Shout out sa audience natin dito. Sir RG, Sir Rudy. Yan, shout out sa inyo. Yeah, alright? So maraming salamat po. God bless you all. Brother John Mark here. At enjoy the service this evening. Yeah. Alright, so mga kapatid, again, after this, ay meron po tayong pananambahan. Again, enjoy the preaching time on our Wednesday Hallelujah Worship Service. Itong pananambahan natin na ito, mamaya alam ko magiging blessing po sa inyo to. Kaya make it sure, brethren, na kayo po'y handang makinig ng salita ng Diyos and this prepared you spiritually, young people. And para sa mga adults, let's get excited, bawat area, north, south, east, west corner, make it sure na kayo ay nag-i-involve para sa mga may dadala. Again, narinig yung sinabi ni Pastor last Sunday, mas maganda pa rin na may means kayo, dito kayo, physical and not virtual. Yeah, be here as the actual
audience, all right? As the as attending the church, actual attendees of the church. Dito kayo, huwag kayo dahil huwag nawa na masanay kayo sa ganito. Wednesday lang naman eh. Yeah, walang tama, araw tama, na tama, tama. Hindi higit ang Wednesday ang Sunday sa Wednesday. Hindi mas malaki ang Wednesday sa Sunday o hindi malaki ang Sunday sa Wednesday. No. Parehas niya na commitment natin sa Diyos na pananambahan. Kaya, enjoy the Hallelujah Worship Service this hapon. Enjoy po natin yan na may tama tayong attitude, tamang kaisipan, and let's enjoy the preaching na matatanggap natin mamaya pong gabi. Once again, thank you for being with us. On top of all this, isa lang lagi po namin sinasabi, to God be the glory. Sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Falling in love with Him over and over and over and over again. When I first fell in love with Jesus and I gave Him all my heart, and I thought that I couldn't love Him more than I did right at the start. But as I look back over the mountains and the valleys where we've been, and He makes me know I love Him more, so much than I did then. A shoulder that I leaned upon, and as I face another mile, there's a love that I can depend on, and it's fresh and new each day. And with love, my heart is overflowing. That is why I say, and I keep falling in love with Him over and over. Over and over and over.